Hello guys! Ayan, welcome back to my channel. Yes, and this is Teresa Sabado Explores. Teresa Sabado Explores and Exploring Hong Kong as OFW. Ayan, ay, nabubulol pa ako. Tagal din hindi nag-vlog, Char. Hindi nag-vlog talaga. Kasi nag-rest kami ng 5 days. So, ayun, today's video ay sasagutin ko na ang mga matitindi nilang tanong. Matitindi talaga, Char. Yun, ano naman, yung iba light, yung iba kwela. So, yun, sasagutin ko na yung mga tanong ng gustong mas makalala ako or basta kung ano yung gusto nilang tanong sa akin, sabi ko naman kahit ano. So, ayun, kahit ano nga talaga. Ayun, so, getting to know me. Pero, di ko alam kung makikilala nyo ba talaga ako sa mga tanong nila. Char. So, ayun, kasi, this is my 30th birthday. Pero sa papel is 31. So, ayun, mga konting kaalaman tungkol sa akin. So, ayun, tara. Sagutin na natin ang mga tanong nila at may mga birthday wishes din naman. So, ayun, ito ang first tanong. Hi po, admin, Ate Tere. Kagrupo ko ito sa ano, sa JM Netflix. At tanong ko lang po. Yung unang tanong ko po, ano po ba yung sikreto nyo para hindi kayo malungkot kasi ang layo-layo nyo po sa pamilya nyo? Yun. Ano daw ang sikreto ko? Para hindi ako malungkot kasi malayo ako sa pamilya. So guys, nandito ako ngayon sa Hong Kong with Love. Yan. So ano ang sikreto? Siguro, isa na rin nakatulong ang pag-YT. Oo. Isa na rin kasi dumating ako dito, tapos nag-vlog ako and then tumigil and then nag-continue ulit. So, isa na rin sa tulong na yan. Tapos, ano, nanonood ako ng mga comedy shows, mga comedy program, mga ganun. Ayoko manood ng mga nakakaiyak kasi parang ang bigat sa dibdib, lalo na nung bago-bago ako. So, yun ang sikreto pagka bagong salta kayo sa ibang bansa, unang abroad nyo, ganyan. Huwag kayong ano te, payo din to sa amin sa ano eh, sa seminar, sa ano, tapos, yun, wag kayong manood ng mga sad stories, mga ganyan. Okay, manood kayo ng tulfo, di ba? Pero minsan kasi nakaka-stress din doon, pero, it's choice nyo yan, kung ano yung gusto nyo. Ay daw, may isa pa siyang tanong. Pangalawang tanong po. Pangalawa. Ano po ba yung plano nyo sa buhay nyo na hindi nyo pa po nagagawa? Anong plano sa buhay nyo hindi pa nagagawa? Parang naman po, kailan po ba tayo magkikita personally? Okay. Happy birthday, Ate Tere. Thank you, Ate Bullet. So, yung tatlong tanong niya na kailan daw kami magkikita, siya pag-uwi ko sa Pinas. Kung hindi ko alam kung kailan ako makaka-uwi. So, yun. Pag-uwi sa Ate Pinas, Ate Bullet, magkikita tayo. At ang pangalawang tanong niya, yung mga pangarap na hindi ko gusto ko pang gawin. Ano sabi niya? Yun. Eh, hindi ko pa nagagawa. So, ano pa ba? Bahay kasi ginagawa na ngayon. So, ano, hindi pa tapos. Yun lang naman. Siguro yung hindi ko pa nagagawa, yung parang yung alam mo yun, yung gusto mo na lang yung parents mo, nakaupo na lang sa bahay, wala nang ginagawa. Yung ganun ang gusto kong pangarap na ito naman yung time na magpahinga naman na sila, mga ganun. Pero hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin, lalo na yung nanay ko. So, yun lang, simple lang yung pangarap ko talaga na gusto kong yung medyo guminhawa rin yung buhay. Parang, kasi 'di ba? Yun naman yung isang reason natin kaya nag-abroad tayo para ano, para medyo umangat ng konti. Pero syempre, dahan-dahan naman 'yan eh. Dahan-dahan kumbaga, step by step 'yan. Yung paakyat ka ng parang yung paakyat ka ng hagdan, ganyan. So, yun, 'yun nung pangarap ko rin. Sa sarili ko naman is tsaka na yun. Gusto ko muna sa family ko. Si Kaya Adventure, may crush ka ba sa patusok? Sabi niya. Pa-mention name ng boyfriend mo. Di ba? Pang teenager lang. Anyway, sabi niya, may crush ka sa patusok? Sabi niya.
crush. Crush. Ano? parang wala naman. Meron pero malis na. Pero hindi naman siya crush na crush. Parang may nangaan lang ganun. Pero wala na siya sa team. Char. Huwag kayong kiss mo sa sana. Pa-mention ng name ng boyfriend mo. Wala. Wala pa. Walang name. Kasi wala pa. Yun. Wala pa po kong boyfriend. Char. Girlfriend pwede. Joke. Fina, Raboy, and Cheta. Sabi niya, bakit kayo naghiwalay ng ex mo? Bakit nga ba? Wala. Choice ko lang yun. choice ko lang kasi kumbaga, binigyan mo na ng second chance, hindi naman in grab. So, wala. Love yourself. Char. Yun lang. Gusto kayo ko nang i-discuss kung bakit. So, eto. Ito lang pa tanong naman natin, Connie. Pero basahin muna natin yung wishes niya. Sabi niya, wala akong tanong. Basta ingat ka dyan palagi at miss na miss na kita. At isa ka sa mga sandalan ko at nagpapalakas ng loob ko na kapag ako'y di masama ang pakiramdam. Basta alam na yon kung ano meron. Sakit na di na magamot or may balik pa sa normal ang katawan. I miss you. Ingat ka dyan palagi at laban lang tayo. Uwi ka na, sabi. Ito, pinilit ko. Tsaka, pinilit talaga. Sana hindi ko lalang pinilit pagtanong ulit. So, sabi niya, ang itatanong ko sa'yo ay, diba, di ka ba nasaktan noon nalaman na okay na sila ng ex-BF, ng ex-BF mo sa ex niya? Na, or natuwa ka ba na nagkaayos na sila? Sabi na, ano ba naman ako para hindi matuwa, diba? At wala naman na kami. So, okay lang yun. At masaya naman na siya, di ba? Ang seryoso. So, ayun. Okay lang. Oh, masaya naman. Masaya. Di ba? Kasi mabubuo na yung pamilya nila, di ba? Sino ba naman ako na magiging killjoy sa ikakasaya nila? Wala na rin naman kami, di ba? Kung kami siguro, medyo siyempre masasaktan. Pero ngayon, matagal naman na kaming wala. So, wala. Hindi ako nasaktan. Promise. So, yun. Ito ang next. Ito. It's about sa YouTube naman. So, sabi ni Daisy TV HK. Hi, sis. Sabi niya, may bago akong tanong. Sabi na, kasi pinaulit ko dahil natabunan na yung tanong niya. Bilang isang YouTuber, ano ang pakiramdam mo na nagbablog ka at ano ang mapapayo mo sa mga baguhan pa lang na gusto maging YouTuber? So, yun. Ang may papangako ko sa mga bagong YouTuber is patient din. Patient. Diba? Kasi yung mangingista ka ng banana or subscriber, watch hour, talagang kailangan mo rin ng pasensya. Patient. Kailangan mo ng pasensya. Kasi, tsaka huwag kang paka-stress sa YouTube. Para enjoy mo lang. Ganun. Tapos, isa rin siguro sa may papayo ko sa mga bagong YouTuber, maghanap kayo ng group na legit. Kasi, pag mag-isa ka, parang, kaya mo rin naman, depende kung marami kang kalala. Pero, need mo ng isang group na legit talaga. Yun. Yun na. Yun lang ang may pangako ko. And, sabi ni Stella Bites Me, sabi na, tanong ang tanong niya, paano ang magmahal na di nasasaktan? Ay, nako. Kasi ano, yun, basta, paano magmahal ng di nasasaktan? Kasi hindi, part na yun. Pag nagmahal ka, expect mo na masasaktan ka. No. Kasi, di ba, masaktan ka na, basta, ang hirap nito, ha. Paano magmahal na di nasasaktan? Kasi di ko rin alam yan. Kasi tuwing nagmamahal ka, talagang part na yung nasasaktan. Pero, kung paano mo na lang tanggapin na nasaktan ka, or, paano ba? Basta yun, hindi ko rin alam. Basta part siya. Pag nagmahal ka, part na yung sakit. So, kung paano, nasa'yo na lang kung paano mo siya i-move on, pag nasaktan ka, yun. Basta part talaga siya. Yun. Sorry, hindi ko natanong ng maayos, nasagot ng maayos.
Ito galing naman kay Joan Constantino. May lima siyang tanong. Ayun, sabi niya, paano na-adjust ang time frame mo sa work at YT? Paano na-adjust? Or paano na-apektuhan ang work mo sa pag-YT? Oo, tama yun. Paano na-adjust? Kasi, nung wala pang YT, pag nag-work ka, diretso tulog, mga ganun. Yun ba? Yun bang tanong? O yun bang sagot? Paano na-adjust? Ano na, konti na yung tulong mo sa kaka-YT. Ganun. Sorry. So, number two, paano na-handle ang makulit at pasaway ng mga members ng team? Yun. Ayun lang, i-PM mo lang sila, tapos ipaliwanag mo ng maayos, ganito, ganyan. As in, kausapin mo lang ng maayos, hindi yung magtatry ka na ganun. As in, kausapin mo lang ng maayos kasi mababait naman yung mga pasaway na yan. Kaya lang, kailangan lang nila ng maliwanag na explanation. So, yun. Number three, ano ang good and bad experience mo bago naabot sa monetization stage na iyong channel? Good and bad. Sige, sa bad mo na tayo. Sa bad, siguro yung ano, wala, yung napagbintangan lang na kung ano-ano sa kakaway, sa YT, napagbintangan na nagpa-boost daw, mga ganyan. Hindi naman ako nagpa-boost. Alam ni Lord yan. yun ang bad talaga. Sorry na lang kung mapapanood niya. So, ang good is yung nakahanap ka ng true friends, true YT. Yun. Mababait na friend, na group, mate, ganyan. So, yun ang good. So, eto. Sabi niya, from DJ Balasio Tao, sabi niya, may tanong ako. Virgin ka pa ba? Diba? Grabe siya. Tanong kita, sa edad ko na to, sa tingin mo, Char. So, yun. Yung mapangasama ko lang makakalam. So, sabi ni Chushay, talagang SPG to. Sorry guys sa mga bata. Sabi niya, nagsasarili ka ba? Yes or no? Oh, grabe siya, no? Grabe yung tanong. Andyan guys. Pa-flash ko yan. So, sabi niya, nagsasarili ka ba? Yes or no? Siguro, mula nung nag-abroad ako, natuto na akong magsarili. Hindi, magsarili yung ano. Kasi nagpunta ako dito sa Hong Kong mag-isa. Mag-isa talaga sa aeroplano, ganit, in the first time. So, nagsasarili ako nun, di ba? Kailangan mo matutong mag-isa. Kailangan mo matutong tumayo. Kailangan mo tumayong magsarili. Ano ba? Ang gulo. Basta yun. Answer Stevie. Hello. So, sabi niya, ano pa ba yung gusto mong madanasan na di mo pa nadanasan sa pananatili mo dito sa Hong Kong? Disneyland. Kaso pang bata daw doon eh. Basta gusto ko rin talaga kasi diba, parang lahat pangarap natin pumunta ng Disneyland. Kaya lang mahal din naman doon. Maraming salamat guys. And sana nakilala niyo ba ako? Ayun, thank you for watching and bye! See you in my next vlog. Bye!